Manok ngayon ang kontrobersya ang Philippine Red Cross. Dapat daw suspindihin ang kasalukuyang Secretary General dahil sa pagkakasangkot sa ilang questionableng transaksyon na abot sa 200 million pesos. Nangambarman ng Red Cross sa magiging epekto nito sa tiwala sa kanilang organisasyon. Magbabandila si Jasmine Romero, exclusive. Maanghang ang binitawang salita ni Philippine Red Cross Governor Rosa Rosal sa kanyang sulat sa Board of Governors nitong Oktubre. Umaabot daw sa 200 milyong piso ang questionableng transaksyon sa ilalim ni PRC Secretary General Gwendolyn Pang. Bate sa mga sulat ni dating PRC Chief Accountant Jeric Sian, kabilang umano dito ang mga wow tarpaulins ni PRC Chairman Richard Gordon at pagbili ng mga ambulansya gamit ang PIDAF ng nooy Senator Gordon na hindi dumaan sa tamang proseso. Nagamit din umano ni Pang ang pondo ng Red Cross sa personal niyang gastusin tulad ng pambayad ng pagkain at alak sa Sky Lounge sa Diamond Hotel para sa kanyang birthday party, pagrenta ng garahe sa kanyang dating condo unit, regalo sa kasal at personal na cellphone bill. Merong resibo na naglalaman kung ano yung mga orders. Puro alak yung mga nandun. Diba? Ganyan ba ang gagawin natin sa pondo ng Red Cross? Paliwanag ng abogado ng PRC, nasagot na ni Pang ang mga alegasyon sa kanya sa Board of Governors. Absuelto rin si Pang at binigyan pa ng vote of confidence. Wala hong irregular doon sa pagbili ng ambulansya kasi from the very beginning, approved ng DSWD yung procurement na yan. There is nothing irregular, ang sinasabi lang nila, bakit tayo gumastos ng pera ng Red Cross? Inaprubahan din po ng board . Nung nire-raise niya yung issue tungkol dyan sa ambulansya, ang ginawa ng board, total naman nakinabang ang Red Cross. Iaprubahan natin, ang kailangan lang daw kasi bumili daw ng walang approval ng board. Inaprubahan ng board. So ano pang pinag-uusapan natin? Ayon sa desisyon ng board, pwedeng mag-reimburse si Pang ng cellphone bills, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa trabaho at lalo't wala pa siyang opisyal na cellphone. Wala rin nakikitang mali sa pag-reimburse ni Pang sa kanyang parking slot dahil para ito sa opisyal na sasakyan ng PRC. Binayaran din niya ng personal ang kanyang mga ginasto sa kanyang birthday celebration sa Diamond Hotel. Hindi rin bawal na magbigay ang Red Cross sa mga regalong pangkasal sa mga empleyado nito. At base sa kasalukuyang panahon, maliit pa raw ang 9,000 pesos na halaga ng regalo sa kasal. Dahil dito, kinasuhan din ni Pang sina Jeric Sian at John Bo dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. So bakit kung kayo nang kakinakasuhan tsaka lumabas lahat ito? So may kulay. Pangalawa, bakit lumalabas ito nung ngayong mga panahon na ito na may malaking sakuna, marami nag-donate sa Red Cross at malapit na ang eleksyon ng Red Cross? May kulay politika ito. Walang ibang pupuntahan niya kundi masira ang Red Cross. Doon kami takot. Pinapa-audit na rin ng PRC sa independent auditor na KPMG ang kanilang mga transaksyon para mawala ang agam-agam ng taong bayan. Para sa Bandila, Jasmine Romero. Pinag-uusapan natin.